At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. So eto na, si spoiler chapter 1050. So tignan natin kung ano yung mangyayari dito. At saka, pag-usapan na rin natin yung dinelete na spoiler na lumabas nito nung mga mas nauna pang araw. So sinasabi kasi na peke yung spoiler na yun. Kasi nga, yung nilalaman na info nung spoiler na yun ay may pagka-extravagant siya. At saka talagang maaga dumating yung spoiler na yun. Kaya sinasabi na peke siya. Pero kung nabasa nyo yung spoiler na yun na sinasabing peke, ay kung ikukumpara niya dito sa spoiler na ipepresent ko sa inyo, na ito yung confirmed na spoiler talaga, halos magkahawig halos parehas. So yun, mamaya ay pag-uusapan natin yan, titignan natin. Pero ayan, bago nga tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po, at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa pagkahulog ni Kaido sa may magma sa may kailaliman pa mismo ng isla ng Wano. So dito medyo naguluhan ako kasi diba sa nakaraang chapter ay may kita natin yung sa pagkakasuntok ni Luffy dito kay Kaido. Oo, bumagsak si Kaido, pero akala ko dito sa may sahig lang sa may lupa lang ng isla ng Wano. Pero hindi pala, it seems na hindi it seems, etong si Kaido talagang tumagos pa, dumire-diretso pa siya hanggang dun nga sa may magma sa may kailaliman ng isla ng Wano. So ibig sabihin, lubog na lubog pala talaga etong si Kaido. Pero ang matindi dito, dahil kasama ni Kaido etong si Big Mom doon sa may kailaliman ng isla ng Wano. So ibig sabihin, doon din napadpad o napunta etong si Big Mom. So kung matatandaan nyo nga, diba binanatan nilo at saka ni Kid etong si Big Mom, at nahulog nga etong si Big Mom dito sa napakalaking butas. So ngayon magkasama na etong si Kaido at saka si Big Mom dyan sa may kailaliman ng Wano. Pero hindi pa nababanggit dito kung nakita na ni Kaido at saka ni Big Mom yung isa't isa. So baka parehas nga nabagsak pa, natulog pa etong dalawa, kaya hindi nila alam na iisang lugar lang pala yung pinagbagsak nila. But then ay after nga dito sa pagkahulog ni Kaido ay magkakaroon niya ng konting flashback ulit, at patungkol naman yan dito kay Yasu at saka kay Toko. So dito naman ay ipinakita kung bakit etong si Yasu mas pinili niyang kumain nito ng smile fruit, at dahil naman yan sa gusto kasing damayan ni Yasu etong si Toko. So ayaw ni Yasu na etong si Toko lang mag-isa yung tumatawa. So of course, alam ni Yasu yung paghihirap na dinaranas nito ni Toko dahil nga sa pagkakakain dito sa may smile fruit. Kaya hindi niya hayaang mag-isa syempre etong si Toko, sasamahan niya yan. But then, ay after nga dito sa flashback ni Yasu at saka ni Toko, ay balik naman yan dito sa may Onigashima, dito kay Neku. Dahil dito naman sa pagkakataon na to, ay in-announce na ni Neku sa buong Onigashima na panalo na si Luffy at tapos na nga yung laban ng dalawa. So tapos na ni Neku yung laban ni Luffy at saka ni Kaido. Pero pagkatapos nga dyan sa announcement na ginawa ni Neku, ay talo naman yan dito sa side ni Momonosuke. At dito naman ay sinasabi na kinakausap na ni Momonosuke etong si Zunisha. At ang sinasabi nga ni Momonosuke kay Zunisha na bubuksan niya yung border ng Wano, pero hindi pa sa ngayon. So ayaw pa talagang buksan ni Momonosuke etong bansa ng Wano. At dahil naman yan, dun sa rason niya na sa nakikita ni Momonosuke, hindi pa talaga ready, hindi pa handa etong bansa ng Wano para buksan. Pero pagkatapos nga nito ay talo niyan dito sa may flower capital na, dahil sa pagkakataon naman na to ay makikita natin na etong si Momonosuke naglanding na siya dito mismo sa may flower capital, at nagbalik na nga siya sa pagiging human form naman. So siguro dito balik tayo ng konti, pagbagsak o paglapag ni Momonosuke nito ng isla ng Onigashima ay dumiretso na siya, pumunta na siya doon sa may flower capital, since na malapit na etong si Momonosuke doon sa flower capital. Kita naman, abot tanaw niya na. So kaya nga ito, pagbunta ni Momonosuke dito sa may flower capital ay nagtransform na siya ulit sa pagiging tao. So hinarap na ni Momonosuke yung mga citizen na Wano, pero ang dagdag pa nga rito na hindi masyadong ganung makita dahil sa kapal ng usok na nakapaligid kay Momonosuke. Pero biglang lumabas nga sa usok etong scabbards at saka etong si Hiyori. At dito nagsalita na etong si Denjiro, at ang sabi niya nga dito sa mga citizen na Wano ay eto na, daladala niya na, kasama niya na etong panibago o yung bagong
yung shogun nila ngayon. So dito parang biglang ambilis ng pangyayari kasi biglang kasama na ni Momonosuke etong si Hiyori tapos pati yung mga scabbards. So yung ginamit kasing term dito sa scabbards with S, kaya ina-assume ko na marami yung mga scabbards na kasama ni Momonosuke dito sa pagbalik sa may flower capital. Tapos etong si Denjiro lang yung nagsalita dito sa harap ng mga citizen nga ng Wano. So hindi kasi nabanggit dito, wala pang nasasabi kung paano nagkita-kita at saka kung paano nagsama etong sila Momonosuke, etong si Hiyori at saka yung mga scabbards. O kaya ang pwede niyan ay wag na lang natin pansinin yung S dun sa salitang scabbards at baka singular lang talaga yung pinapatukuyan dun ng leaker natin. So ibig sabihin etong si Denjiro lang at saka etong si Hiyori lang yung kasama ni Momonosuke dyan pagbalik sa may flower capital. Kasi nga alam natin yung condition ng ibang scabbards talagang malala eh. Etong si Kinemon at saka si Kiko kasama pa ni Usopp, hindi pa yan nagagamot ni Chopper. So kaya medyo malabo talaga na makasama etong si Kinemon at saka si Kiko dito pagbalik sa may flower capital. Or yung sa pangalawang option naman dyan ay baka yung ibang scabbards yung kasama dyan ni Momonosuke, yung malapit lang sa area niya. So pwedeng kunyari etong sila Neko ganyan kasi okay naman eh yung condition ni Neko. So ayan, baka sila yung mga pwede pa na malapit nga dyan sa area ni Momonosuke, yan yung mga kasama niya na scabbards pabalik dito sa may flower capital. So kaya siguro nilagyan ng S yung salitang scabbards kasi nga hindi man buo yung scabbards pero iilan sa mga scabbards yan yung mga kasama ni Momonosuke pabalik dito sa may flower capital. Pero yun nga ay dahil hindi pa yan nababanggit dito sa may spoiler natin ay tignan na lang natin yan. Yan yung abangan natin sa darating na manga nito ng chapter 1050 kung paano nagsama-sama itong mga scabbards at saka etong sila Momonosuke para pagbalik dyan sa may flower capital. But then ay after nga nito is yan guys. So hanggang dito lang itong spoiler na to, pero pag-usapan nga natin ng konti itong dinulit na spoiler kasi nga peke nga raw itong lumabas na spoiler na to. So hindi ko alam kung nabasa nyo eh itong spoiler na to kasi nga ang aga lumabas nito nung mga nakaraang araw pa, kaya sinasabi na peke itong spoiler na to at saka may pagka-extravagant nga yung info na nilalaman nito. Pero kayo na nga bahala kung may hiniwala kayo dito sa fake na spoiler na sinasabi o hindi. So base dito ay tinalo na nga ng tuluyan ni Luffy itong si Kaido. So parehas yan sa spoiler na pinalabas natin o present natin kanina. Pero ang malupit dito dahil kasama nga etong Mount Fuji sa eksena. So dito naman ay may kita nga raw natin na etong Mount Fuji dito sa may Wano ay nagbubuga ng araw ng lava yan at umuuga-uga ng araw yan. So nararamdaman na nga rin daw ng citizen ng Wano yung pag-uga ng lupa. So ibig sabihin parang lumilindol na ng konti dito sa bansa ng Wano dahil dyan sa Mount Fuji. At maliban pa dyan ay may kita nga rin daw yung katawan ni Big Mom. So pareha sila na duguan ni Kaido ganyan. Pero going back dito sa citizen ng bansa ng Wano ay hindi na nga sila gumagalaw dahil naman yan sa folklore na kumakalat sa bansa nila, which is kapag etong Mount Fuji na to ay nagsimula na nga yung mag-shake o mag-erupt, ang ibig sabihin yan ay etong bansa mismo ng Wano kusa niyang i-open yung borders niyan at papantay yan doon sa may karagatan. So yung ibig sabihin nito ay makikita na ng buong mundo etong bansa ng Wano at pwedeng-pwede na silang bistahin ngayon ng lahat ng tao. So sa madaling sabi ay kahit na walang gawing effort yung mga citizen dyan sa bansa ng Wano ay kusa mag-open pala talaga etong bansa na to once na sumabog na o mag-erupt na nga etong Mount Fuji na to. So eto matindi. So kaya nga sinasabi na medyo may pagka-extravagant etong info ng spoiler na to, kaya talagang medyo hindi siya pinapaniwalaan eh. Hindi medyo eh, talagang sinasabi na peke etong spoiler na nga na lumabas na to. Pero kung isipin ay kaya pala nung sa nakaraang chapter ay may kita nga natin itong Mount Fuji kasama dun nga sa last panel na nung chapter 1049. So possible kaya na hindi peke etong dinulit na spoiler na to at yun nga talagang sumabog dyan, talagang mag-open bigla etong bansa ng Wano ngayon. So yan guys, ay kayo na bahala mag-decide kung painiwalaan nyo nga etong peking spoiler na to o hindi. O kung gusto nyo bigyan ng chance na baka nga magkatotoo etong spoiler na to kasi nga ang lupit eh, bigla nag-open na etong bansa ng Wano ngayon. So yun pala hindi ko nabanggit kanina na etong Mount Fuji nga base dito sa spoiler na to ay sumabog na nga yan ng tuluyan. So kaya open na ngayon etong bansa ng Wano. So totoo yung folklore na pinaniniwalaan ng mga
tao dito sa bansa ng Wano. Pero base nga yan dito guys ha, sa lumabas na spoiler na to. So hindi ito yung legit na spoiler na lumabas, pero kayo na bahalang mag-decide nga kung maniniwala kayo o hindi. So kaya hindi ko siya ginawa ng presentation kasi nga sinasabi na hindi naman to confirm. Pero kung pagbabasihan yung spoiler na pinalabas natin kanina at saka ito, medyo may pagkakahawig eh. Yun nga lang, medyo mas detailed lang dito at saka may pagka-extravagant nga ng konti itong spoiler na lumabas na to. Pero okay rin ha, napaka-interesting ng spoiler na lumabas na to. So pwede siguro natin itong pag-usapan sa mga susunod na video natin kung trip nyo lang naman. Kasi nga, hindi ko sinama dito lahat eh. Parang konti lang yung ni-review ko dito sa spoiler na to. So wala dyan yung kay Lokai Kid at saka yung sa nangyari kay Luffy. At so yan, at after nga nito, is hanggang dito nga lang guys itong video natin ito. So ayan, at ulit guys ay maraming salamat nga sa paghihintay dito sa spoiler natin. So kapag meron ng update patungkol dito sa chapter 1050 ay i-update ko na lang kayo kagad. At yan nga ulit guys ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.